Okay, mga suki, ngayon gagawa tayo ng cortina o cortin. So, ang una natin gagawin, mga suki, ay susukat tayo ng 60 inches. So, ang gagawin nating window cortin, mga suki, ay may hati sa gitna. Pagkatapos, lalagyan natin ng raffles yung hinati natin. Okay? So, magsusukat tayo ng 60 inches. So, itong 40. Tapos, dadagdag tayo ng 20 inches. Para makasukat tayo ng 60. Nandito. Pagkatapos, kakap natin. Ito yung cortin natin mas okay para sa mga maliit lang na bintana. Okay. So ngayon, na nakat na natin, paglalagay tayo ng cutting sa gitna. So mula dito sa taas, susukat tayo ng 10 inches. So nandito yung 10. So hanggang dito yung ating cutting. Check lang natin yung design ng tela kung nasaan yung taas, saan banda yung nasa baba. So ito yung baba, andun yung taas. So dito tayo mag-start mag-cut hanggang doon sa marking na ginawa natin. So ganyan lang natin. Tapos hihinto tayo doon sa may marking. Okay. So, nakat na natin mga suki yung gitna. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magkakat tayo para sa ating bilans. At yung pang lagay natin sa taas, yung pinaglalagyan ng tali o yung cortin rod. Okay? So ito yung ating gagamitin pang raffles. Para sa sukat ng taas, yung lagayan ng tali, sukat tayo ng 3 inches. Pagkatapos, sukat naman tayo ng 4 inches para sa ating raffles. So, sa isang kortina mga suki, ang gagawin nating raffles ay 4 na cut. Kasi paikot yung raffles na lalagay natin. So magsukat tayo ng 4 na tag 4 inches. Okay? So ito yung 3 inches. Ito naman yung 4 inches. Bali, 4 na piraso.
So ito na yung ating pang ruffles. Tapos ito naman yung para sa suksukan ng tali ng ating 14. Tapos cut ulit tayo ng 2 1/2, kasi gagawa tayo ng tali. So yung ating kortina na gagawin, mga suki, ay mayroong tali sa gitna. So 2 1/2 yung lapad ng kinat natin. Okay? Ngayon, kumpleto na yung ating mga materialis. So ito na yung ating body ng ating courting. So pwede na tayo mag-start magtahi. Okay? So ganun lang, mga suki. So mag-start na tayo magtahi. Ang una natin gagawin ay add muna natin yung side ng ating cortina. So check lang natin kung nasaan banda yung taas. So nandito yung taas. Tapos ito naman yung wrong side. So dito tayo mag-start magtahi. I-pull lang natin ng 3/4. So, pwede na tayong magpasada. So dito sa laylayan, mga suki, kahit half inch lang yung lapad ng fold natin, kasi kakabitan natin dito ng ruffles. So yung laylayan ng ating kortina ay lalagyan natin ng ruffles. Ibang style yung ating kortina ngayon, mga suki. Ngayon dito naman sa kinat natin, sa gitna, ipo-fold din natin ng 1/2 inch yung lapad. So diretso lang yung pasada natin hanggang sa dulo, kung saan tayo naglagay ng marking, yung sinukat natin kanina na 10 inches mula dun sa taas. So 1/2 inch lang, mga suki, yung lapad ng ating fold, kasi lalagyan din natin to ng ruffles mamaya. So ito na yung end. Ito naman yung taas o yung pagkakabitan natin mamaya ng suksukan ng tali. So ito na yung pinakadulo niya ng ating cutting. So medyo gradual yung ating fold hanggang dito. So dito, mga suki, mas maliit yung ating fold.
kumbaga yung pasado natin mga suki, paikot doon sa cutting na nilagay natin. Kasi lalagyan natin to ng truffles mamaya. Ganun pa rin, half inch yung ating lapad sa ating pag-fold. Ngayon pagdating dito sa laylayan, ganun pa rin, half inch, kasi may ruffles din yung ating laylayan. So maglalagay din tayo ng ruffles dito. So half inch pa rin yung lapad. Ngayon, pagdating naman dito sa gilid, sa side, so kanina tinahin natin yung kabilang side, so ito naman yung kabila. So balik tayo sa 3/4 yung ating fold. Kasi ito na yung kabilang side ng ating kortina. So 3/4 mga suki yung ating fold. So okay na, napasadahan na natin mga suki yung magkabilang side pati yung gitna ng ating cutting. Ngayon ang gagawin naman natin, maglalagay na tayo ng sukad ng kurti ng tali dito sa taas. So dahil may design yung ating kurtina sa taas, so ito yung lalagay natin na parang design. So i-fold lang natin ng dalawang fold. Tapos ilagay natin dito sa wrong side. Tapos pwede na natin pasadahan. Same pa rin mga suki yung ating gagawin dito sa taas. Kumbaga isang style lang yung taas ng ating kortina. Pare-parehas yung style.
ngayon na naikabit na natin, ipo-fold naman natin pa puntang right side. So ganito mga suki yung style ng ating kortina. Lagi tayong naglalagay dito sa taas ng design. So maglalaan tayo ng 1 inch para hindi masyadong plain yung ating pagsusuksukan ng tali. Okay? Pagkatapos, pwede na natin sadahan. So ito yung ating identity sa kortina natin mga suki. Lahat ng gawa nating kortina, laging mayroong design sa taas. Parang piping yung dating. Pero pwede naman plain lang siya. Pwede hindi nyo lagyan ng ganito. Pero para sa akin, dahil ito yung identity ng gawa ko, lagi kong nilalagyan ng ganito. Okay? So, tuloy tayo sa pagpasada. Pasadaan na natin sa taas mga suki. Ngayon dito naman sa baba, dahil 3 inches yung lapad ng kinat natin kanina, pinakainan natin dito ng 1/2 inch. So dito sa baba, para yung ating lapad nito ay 2 inches, ngayon ipupold lang natin to ng 1/2 inch para yung matitira ay saktong 2 inches. Okay. So pwede na natin pasadaan. So ganun lang mga suki maggawa. Sa una medyo mahirap, pero pag kabisado nyo na kung paano siya ginagawa, so madali na lang siya mga suki.
Pagdating naman dito sa dulo, mga suki, ganun pa rin ang ating gagawin. I-fold lang natin, katulad ng nag-umbisa tayo dun, dito sa kabila. So, ganun din. Tapos, ilak lang natin yung dulo. So, okay na yung ating suksukan ng tali o yung lalagyan ng 14 rod. Napasadahan na naman na natin, mga suki. Ngayon, ang kulang na lang natin ay yung ruffles at saka yung tali sa gilid. Okay? So ngayon, mga suki, ito na yung ating ruffles. Ikakabit na natin dito sa ating kortina. Ngayon, ito yung center ng ating kortina. Ito yung kinat natin. Ngayon, dito tayo mag-start sa laylayan. Ito yung side ng ating kortina. Ito naman yung laylayan. So dito tayo mag-start maglagay ng ruffles. So mga suki, dito tayo sa laylayan mag-start maglagay ng ruffles. Gagawin lang natin, i-fold muna natin yung dulo ng ating ruffles. So, pasada tayo ng half inch. Tapos mula dito sa dulo, mag-allowance lang tayo ng half inch, mga suki, sa ating ruffles. So pwede natin ilagay. Ganun lang, tuloy lang natin ang ating paglagay ng ruffles. Pagdating naman dito sa ating cutting sa gitna, i-aayon lang natin yung ating ruffles pataas. Kasi yung ating cutting, lalagyan din natin ng ruffles. Okay? So, ganun pa rin. Half inch lang, mga suki. Mula sa gilid. Yung ating allowance. Kung mapapansin nyo, sa mga una nating video, mayroon na tayong ginawang kortina. Pero, itong ginagawa natin ngayon ay ibang style naman kaysa sa mga nauna nating mga video na ginawa. Okay? So, marami kasing style ang kortina, mga suki. Isa lang to sa mga style ng kortina na ating ginagawa.
So, ang purpose lang natin dito, mga suki, bakit tayo gumagawa ng mga gantong video about sa paggawa ng kurtina, ay upang makapagbahagi tayo ng ideya o kunting ideya sa mga gustong matuto at baguhan pa lang sa larangan ng paggawa ng kurtina. Okay? So, yun lang ang ating hangarin, mga suki. Yung makapag-share tayo ng kunting kaalaman sa ating mga viewers at subscriber. Okay? So, ito na yung middle ng ating kurtina, mga suki. Dito tayo kanina nagsukat ng 10 inches pababa. So, iikot lang natin. Dito sa kabilang side, ganun din. Tuloy lang natin yung ating paglagay ng ruffles. Hanggang umabot tayo sa laylayan. Yung ating paglagay ng ruffles. Okay. So, pagdating naman sa laylayan, ganun din. Lalagyan din natin ng ruffles. So, ito na yung kabilang part ng ating kurtin. Okay. So, ito na yung pinakadulo, mga suki, yung end ng ating ruffles. Ngayon, bago tayo dumating dito sa dulo, putulin muna natin yung ating pasada. Tapos, dito naman, mag-estimate tayo ng ating pang-fold. Estimate natin na abot sa dulo. Pagkatapos, papasadahan naman natin bago natin ikabit. So, ganun lang kasimple, mga suki, gumawa ng 14 na may cutting sa gitna. Tapos nilagyan natin ng ruffles yung ating ginawang cutting. Okay. So, ganun lang. Okay na yung ating kurtin, mga suki. Ngayon naman, maglalagay naman tayo ng tali dito sa gilid. Kasi yung ating kurtin may hati sa gitna. Pwede natin i-tali yung kabila hindi. So, pwede rin natin lagyan ng tali kabilaan. Okay? So, ganun lang, mga suki. Ngayon, susukat tayo mula dito sa ating laylayan. So, hindi kasama yung ating ruffles sa pagsukat. Yung dulo ng ating kortina,
Sukat tayo ng 25 inches. So dito tayo maglalagay ng tali. So yung ating tali ito, kunin lang natin yung center. Tapos doon sa sinukat natin, dito natin ilalagay yung ating tali. So ganun lang mga suki. So nalagyan na natin yung kabila, yung kabilang side naman. So susukat lang tayo ulit ng 25 inches para sa ating paglalagyan ng tali. So andito. Tapos yung ating tali, kunin natin yung center. Doon natin papasadahan para may kabit natin dito sa side ng ating curtain. Ngayon, okay na yung ating curtain na ginawa. So, parehas na natin nalagyan ng tali kabilaan. So, ganun lang mga suki kasimple maggawa ng kortina na may middle cut. Tapos, nilagyan natin ng ruffles. Okay? So, hanggang dito lang muna mga suki yung ating video. Sana ay nakapagbahagi tayo ng kunting ideya sa ating mga viewers at subscriber. Hanggang sa muling mga video na ating gagawin, maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.